So, yung sigit ay pahado, yung diba nung pinanganap mato siya, siya nga sa yung pamanay sila sa pinalaw. Tapos, siya nga niya daw kasi, sabi, ito si Gina siya, sa pagdayan sa ng video. Tapos sa, Colossal Prison. Tignan mo kung binubuksan nila. Pinagabihin ng bagong pagkatao. Dahil sa bago sa kalaman. Ayon sa larawan, niya okay wala ka sa kanya. Amen. Imanong pasama. Yung sa wamis nga daw yung lumikasang sa kanya, sa wamis nga daw, ayun yung lumikasang. Tapos sa, ano, sa, John 5:18. Sino? Sabi mo yung magbabasa. Sino magbabasa? Sino? Oyang. Minsan yung ibang... Buhay niyang nangyari, parang hindi na. Tapos sa John 67. Sige na. Okay. Yes. 57, kung paano sinugo ako ng amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din naman, ako makain sa akin, siya naman yung mabubuhay dahil sa akin. Jesus Christ nga daw po, galing nga daw siya sa ama. Ito, tapa, yung sabi niya, ay hindi kayo sa ama. Tapos sa John 1:14. Ano ba sa John 1:14? At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaluwalhatian gaya ng sa bulsong ng ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Nakita nga doon nila ang mga anghel na daw po. Pero pagdating ni Jesus Christ ay mga naging anak niya yun. Pero yung pagiging ano, pero nung nandito pa nga daw siya sa lupa, naging pinababa niya daw mga busi ano, Jesus Christ. Pero pagdating ay hindi na po hari ng Jesus. Takasan mo. Para pa. Hindi daw po may halong. O, sige, taas. Buksan nyo na ang Bible niya, Hebrews 1:8. Oo, kawawain niyo ba? Hindi, pag nasagot niya yan, hindi pastor niya. Ngunit ang mga mga sa anak ay sinabi, ang siyong lukluan o Diyos ay magpakailanman at ang sena ng kapag
kapuliran ay siyang tungkol sana kay sinabi yung lulukan o Diyos Diyos si Kristo hindi ba't sinabi sa tungkol daw dun sa anak yung luklukan o Diyos hindi, tinukturuan na Diyos eh. Bawal uminay. Bakit tinawag na marilag na pangalan? Ano bang minal ang pangalan ni Kristo? That is what you know, Father and Son become one. Let's put that down and pray. Okay, buksan nila. And pasta po, ano, Nima. Hi, Nima. Nima, bukas. What ang ama ay kumita? Ba? Ano, sinabi ko na, si, yata siya ay ama ay kumita. Kasi yung ama na namin siya kay Jesus. Yun lang. Tapos yung pa sa ano, yung ano doon, yung proyeto doon na kung kailan na namin, yung si, yung Diyos kay Jesus. Yung sa mga kailan. Pagbasahin mo, ano? Sundan mo. Thank you.
na gawin tayo ko sa ninyo kapag inananalo natin siya. Basta may flight diba? Okay, ako na. Ako na yung iba. Basta dito sa 1721. Kapag sinang natin, mag-iisa na gaya po ang sa amin. At okay sa iyo na yung mga ito ng atin po pang ang salibutan. Ay sumampalataya na ako si Gogo. Yung ang mga sinanalo sa kay Cristo, dahil na mag-iisa sila. At sinampalatayaan ang kanyang gawa at napatunayan ng salibutan na siya ngayon si Gogo kasi daw marami nga daw isinupulo. Tapos, last verse ko po, sa may 1 Corinthians 6:17. Lahat ng talagang aking babasahin ay isa na yung magandang ko sa mga kultayin na pinalita sa amin ko sa mga kapag magigitan ng mga anak na aming Panginoong Isos yung sa mga way kapaisal talain at sana'y may pahiyag ng katotohanan mula lang sa inyo. Amin. Nabasa ko po dito sa chat ko, sabi ni Lord, sino at ano ang katangian ng Lord? John 4:24 to ay basta po. O yan. Sa talata po niya, ang unang atulat po niya, sinasabi niya na tayo daw na naniniwala at masapalatan sa kinakailangan sa Santa sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi nga po, ano po ba yung katotohanan? Sabi dito sa Leviticus 11:44 sa kaya basa po. Joseph. Eleven, forty-four. Diba? Malaki naman ang tawagin mo. Malaki. Sister Ana, sister yan. Sabi niyo ng Panginoon Diyos, siya ay banal at tayo ay maging banal at huwag tayo magpakahawa sa anumang umuusad sa lupa at sa lupa. Ibig sabihin, tayo ay in the image of God at hindi gusto ng Panginoon Diyos na tayo ay magpakahayop o magpakalupa. Ibig sabihin dito, sabi nga po sa Isaiah 57:15, nandang ko na lang po yan. Pakibasa, o yan. Isaiah 57:15. Sir. Sabi ng mataas. At matayo niya tumatahan sa walang hanggan. Na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya. Na may pagsisisi at pagpapakumbaba ang loob. Upang bumuhay ng loob na nagpapakumbaba. At upang bumuhay ng puso na nagsisisi. Sabi po sa Isaiah 57,
Verse 15, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayo na tumatahan sa walang hanggan. So, ibig sabihin, ang ating Diyos na banal ay tumatahan sa walang hanggan. Siya'y mataas at matayo. Bukod pa rin sinabi ng Diyos, at ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin naman niyang nagsisising loob at nagpapakumbaba. Sino po yung tinutukoy din? Kung iisipin. Yung isipin at tinutukoy po dyan yung tao. Kasi ang tao, the image of God, meron tayong pagsisising loob. Meron din naman tayong pagpapakumbabang puso kung tayo'y kinikilala natin ng Diyos. Sabi dito sa Isaiah 66, huwag pakibasta po sa Isaiah. Isaiah 51. Ito ang salita ni Yahweh. Ang ating trono ay ang kalangitan. At ito ang kaigig ang aking tuntungan. Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tira at painahang dako? Ibig sabihin, sinasabi mo po ng Panginoon na tinatanong niya sa tao na ano ang iyong gagawin na templo na aking magiging lugar? Ibig sabihin, sinasabi dyan, sabi nga sa Genesis 1:7, nilikha tayo ng Diyos in her image at wagi, sabi niya nga doon. Sabagkat ang gusto ng Panginoon Diyos na kung tayo'y magpapakabanal, tayo'y tatahanan ng kanyang banal na Espiritu. Yun po yung katotohan. Ito yung natatandaan ko lang, mga scribe. O ito, walawala yung pamagat ng... Pagkat nito, dalawa, also ang pinakagit na sinabi ni Brother Francis na ang pamagat nito ay how can we face to face? How can we face to face? How can? So face to face. Baka meet him face to face. Hindi. How can we face? Paano yung sinod ko may pamagat na ganyan? May pamagat ba na ganyan? Although, ang unang inanaw, sulat mo. Para korekin nila. Why it is the healing of nations? In the midst of the street of it and on either side of the river, what was there that tree of life, which bare 12 manner of fruits and yielded their fruit every month? And the leaves of the tree were for the healing of the nation. Okay, bago ako pumunta, manalangin muna tayo sa kit. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw-gabi nito. Gamitin mo lamang ang inyong salita upang kami ay makain ng sariwa afresh. Dakilang Diyos sa bawat Diyos sa amin. Tungunahan po kami at i-bless mo kami ngayong gabi. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ikaw ang aming dalangin. Amen. Okay. Ang sabi niya dito, why it is the healing of nation? It is, sabi niya, it is physically... asik, yun ba ay physical na sila ay nanghihina o sila ay may karamdaman o physical na may sakit? Yun. Ang sagot dito ni Brother Omar na ang mission daw ay talagang sira. Dahil sa mayroon silang tatlong ori, pinasok ng political at saka yung religious. Ngayon, sa physical natin, ang recon ay isang nagpapagaling sa bansa. Ang isang pag-recon sa kapatid.
Ngayon, may binanggit dito si Brother Francis sa Revelation 22, verse 16. Although, tinalakay niya yung Christophany at saka, ano, Christophany, hindi ko makita. Theophany. Theophany. Saka ano pa? Angelophany. Angelophany. Ano yung ibig sabihin ng ano? Theo. Sinagalang. Ha? Yung Theo lang, Theo. God. Yung Pani. Manifestation. Pag sinabi Kristo, nangamit ako. Christ, manifestation. Pag angel, Joseph, angel manifestation. Pag yung father, oh, father Pani, ano pa? Pero hindi kasama to, ah. Parang inanggulan dito kung ano magulang, gano'n din yung anak. May manifestation. Tinalagan ni Barthantis yung Chupani at saka Christophany, Angelophany. Dito sa Revelation chapter 22, verse 16, kayo ba kayo identify kung saan ito? Sino kayo magulang? Paolo? Saka kami saan? So 16. Pinsito ng Revelation. Ah, sino ba talaga? Koy si Jesus na nagsugo ng aking anghel upang iyong mapatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at susling ni David at manining sa tala ng sa tala sa umaga. Sabi nga ay Jesus have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bride and the morning star. Sino yung, ano yung, ano niya dito, kasi, saan siya dito, sa tatlo? Yung Revelation 22:16. Ha? Ugat at kulin. I Jesus have sent my angel, Christophany. Ibig sabihin, kung si Kristo nagutos, doon sa anghel, Christophany yun. Pero ang Diyos, ang nanggaling sa Panginoon, papunta sa, kung direct na ang usap ang Panginoon, doon sa anghel, yun ay tinatawag na Theophany, God's manifestation. Yung Angelophany, ito ay nasa Revelation chapter 4. Revelation chapter 4 verse chapter 5. Isa pa po mayroon din. Yung before that room. Four or five. At mula sa luklukan ay may lumalabas sa iblat, ang mga tinig ng mga ulog at may itong iwanag apoy ng mga nagliliyab sa harapan ng luklukan ng siyam itong espiritu ng Diyos. Seven spirit before the throne, before the throne. At mayroon pa dito sa Revelation chapter 5, verse 6. And I beheld and lo in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, he stood around as it had been slain, having seven hearts and seven eyes, which are the seven spirits of God sent forth to all the earth. Itong Angelophany, sila ay nag-represent o silang nagbibigay ng mensahe, nag-anoint four, five, Revelation 5, verse 6. Ito yung seven church age.
Yung Revelation 1:20, 1:20 pa yon, na meron diyang angel. Angel sa baba. Yung angel na sila yung tinaguriang represent the mystery of the seven stars, which is also waiting in my right hand, and the seven golden candlestick. The seven stars are the angel of the seven church age, and the seven candlesticks, which is also waiting are the seven churches. Yun yun. Yung angel na tinutukoy dito, the seven angel in the churches, ito yung iglesia, ito yung church. Halimbawa, ay Episo. Doon sa Episo, sa iglesia ng Episo, mayroon siyang angel. Sino yung angel sa Episo? Pablo. Si Pablo. No? Episo, Smyrna, Pergamo, Sardis, Thyatira, Philadelphia, saka Laodicea. Mayroong angel dyan sa bawat iglesia. At yung nagbibigay ng mensahe ng bawat angel dito ay nanggaling sa angel ito, o seven spirit. Seven spirit before the throne. Sila yung nagbibigay ng mensahe, parang nag-i-empower doon sa pitong angel na sa iglesia. Yun yun. The mystery of the seven stars, which are, itong golden candlestick. Yung golden candlestick, also sa, tawag nito, sa Old Testament, o sa Israel, yung candlestick, na parang pito ata ito eh. Ganyan ba yun? Tama ba yun? Ano? Eh, basta pito sila. No? Seven golden candlestick. Pito yan. Basta pito eh. Drawing yan dyan eh. Ano ba dalawa? Pito yan. Seven golden candlestick. Pero dito, represent na yan sa seven church age. Sa bawat panahon, sa bawat iglesia, may anghel, katas yung anghel na yon, mayroong espiritu na umusap sa kanila, na galing sa Panginoon. Yan na yung seven spirit before the throne of God sa Revelation chapter 5, verse 6. Ngayon, may binanggit dito na ito'y tinatawag natin na Angelo pa niya. Yung seven spirit, o angel na sila pagdating ng tribulation period. Ito tribulation period. 7 years tribulation. Identify sila na 7 angels. Bakit dito sa 7 church 8, hindi sila identify na 7 church 8? 7 angels. Dahil mystery pa, hindi pa hayag. Nahayag sila pagdating ng 7 tribulation period. Yan. Bakit? Mayroong vials, mayroong flakes na ibinubuhos ng Panginoon sa Revelation chapter 8. O sa Revelation 16, no? May mga vials na ibinubuhos ng Panginoon. Ito yung tinatawag natin na Angelopani. Ito yung pinag-usapan nila eh. Angelopani. Paano naman yung Christopani? Ano naman ito siya? Binanggit ito sa Revelation chapter 10, verse 1 hanggang 7. Sabi niya, "And I saw another mighty angel came down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. And his face was as it were the sun, and his feet as pillar of fire." Itong sinasabi dito na may another mighty angel. Yung mighty angel dito, ito ay tinatawag na Christopani. Ah.
bakit siya tinawag na Kristo Panis? Siya ay nagre-represent, wala na si Kristo, siya ay nagre-represent as Christ, a mighty angel. Pag sinabing mighty angel, si Brother Barnum mayroong binabanggit niya dyan, yung mighty, yung meaning na, yung sinasabi na mighty angel. Ito daw ay, sabi niya, matikas na anghel, na malaking anghel. No? Ang binanggit niya pa dito, beginner, ano yun? Starter, ano? Starter angel. Yan, yung Revelation 1, Revelation verse 1, ito daw yung starter angel, a mighty angel. Yan daw ay si Christ, yung Kristo pa ni. Hindi mo siya yun si Kristo, kundi pani ni Kristo yun. Mighty angel. May binabanggit pa dito na another. Sino yung another doon? Na mighty angel. No? Si Miguel? Another mighty angel? Si Miguel yun? May sinabi ni Brother Francis, yung another mighty angel yan, dyan, sa Revelation chapter 1, one of the seven angels. One of the seven angels, hindi naman sinabi na si Miguel yung nandoon sa ano, yung another mighty angel. No? Hindi naman sinabi na si Michael. No? Yung another mighty angel, one of the seven spirits, before the throne, nagana dyan. Kumbaga, sumuporta lang siya. Pero hindi talaga nawala yung mighty angel, which is Kristo kani. Yan yun. Okay. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth. At may binabanggit ito, and cried with a loud voice. Verse 3, sino kayo magbasa? Si... Revelation chapter 13, verse 2. Ellen, ikaw magbasa? Sa pagkakasya. Okay, verse 4. Okay, sa verse 4, sabi niya dito, and when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. Sino yung seven thunders dito? Pag sinabing sino, may tinutukoy. Sino? Okay, ang seven thunders, seven messengers, ha? Ang seven thunders, sabi niya, utter daw eh. Pag sinabing utter, may boses, mayroong vocal cords, sabi nga ni ano, sabi ni Brother God, may vocal cords, no? Pero sabi ni Brother Francis dito, ang seven thunders ay sila yung seven, one of the seven angel, one of the seven spirits before the throne of God. No? Saan yan? Bakit sinabi na sila yun? Mayroong thundering and voices. Yung thundering and voices na yan, nasa Revelation chapter 4, Revelation chapter 5 na isinugo mula sa trono ng Panginoon. Ito yung sinulat yung kanina. Hindi ko kasi alam yung supapag-running. Ito yung trono. Ito yung trono. Alam niyo ba, yung nasa trono, mayroon dito pisa ba man? Mayroon dito, ano, yung lion. Ano ba yun? Cal. Lion. Cal. Lion. At saka yung man.
Ayun, oh, tingnan nyo. Yan yun, nag-ilaw, oh. Ayan. Oh, mayroong 24 elders. Mayroong 24 seats, which is the 24 elders. Yung 24 na yan na seats na throne, sila ay represent ng 12 tribes of Israel at saka yung 12 apostles sa New Testament. Yung 24 elders na Revelation chapter 5. May mga angel, yung seven spirit before the throne, nakapaikot yan yung mga nag-aaboy na nakapaikot sa loob. At ang Diyos nasa loob ng kalagitnaan. At ang Diyos ay nagsugo, itong seven spirit before the throne of God, na kapaikot, ay sinugo daw sa Revelation chapter 5, verse 6, ay sinugo daw sa seat for the old earth. Nung sinugo sila sa langit, bumaba na, para dito, mag-empower dito sa seven angel sa bawat iglesia. No? Nagbigay ng, nagbigay ng pahayag. Sila yung angelopanin na tinutukoy na galing sa Panginoon at nag-empower dito sa pitong kapanahonan hanggang sa pagdating ni Brother Branham. Nung namit naman ni Brother Branham, alam niyo ba kung ilang angel namit ni Brother Branham? Ha? Seven. Ha? Oo, kasi constellation, ang binanggit ito, like constellation na six angels na parang nagpo-form sila as a constellation. Ha? Nagpo-form yan sila, nagpo-form daw sila. Ganyan. Yan ang nakita ni Barbara Ham. At naging power sa kanya. At doon, si Barbara Ham talaga, pinahirap talaga ng Panginoon. Yan na yun, ha? Na ang seven thunders, siya yung seven spirit before the throne of God, identified yun. Ngayon dito sa verse 7, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servant, the prophet. Mayroon daw isang, mayroong tinig ang ikapitong anghel. Yung seventh angel, mayroong tinig. Sabi niya, ito, si Brother Branham, yung ikapitong anghel. Siya yung seventh angel. May tinig siya. Pero siya na ba yun hanggang sa panahon natin ngayon? Si Brother Branham? Siya na yung ikapitong anghel? Ha? Siya na yung ikapitong anghel sa panahon natin ngayon? Okay, si Brother Branham, siya yung ginamit ng Diyos para ihayag niya yung mystery. No? Mystery ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon may tinig, pero sino lang ba ang pwedeng mag-carry ng tinig? Si Brother Branham lang ba? No. Ang five-fold ministry lang ba? No. Ipengi ako. Yung bride lang ba? Yung magdadala ng tinig na ito. Yung predestinated seed lang ba yung magdadala? Hindi. Lahat tayo, yung binabanggit dito sa Revelation chapter 13, verse 7, yung voice na yan na hindi lang si Brother Francis ang magdadala. No? Tayong lahat ay dapat na magdala ng tinig ng ikapitong anghel. Yan. Tayong lahat. Hindi lang tayo taga-upo, taga-anadyan. Tayong lahat ang gagamitin ng Panginoon to carry His voice. Amen? Ganyan. Kaya kung may mensahe ang Panginoon, sumunod ka na lang. Huwag ka na magreklamo. Ayon.
Saan pa ba? Alam mo ba kinulit si John dito? Sinabi ni John, sabi niya, then say to me, see thou do it not. May pumunta kasi kay John eh. Si John ang pumunta dito. For I am thy fellow servant, and of thy brethren, the prophet, and of him which keep the saying of this book, worship God. Verse 8. And I just saw these things and heard them, and when I had heard and said, I fell down to worship before the feet of thy angel, which showed me these things. Then said unto me, see thou do it not, for I am thy fellow servant. Isang angel. No? Nagpahayag kay John. Ang ginawa naman ni John, anong ginawa ni John? Sinamba niya yung angel. Ha? Lumuhod. Lumuhod yung angel kay John. Si John, lumuhod si John sa angel. Sabi ng angel, wag mong gawin yan. Sapagkat, ako ay kagaya mo rin alipin. No? Mabuti pa yung angel, nagkukorek. No? Ano itong Revelation? Ha? Revelation chapter 22, verse 8 hanggang 9. Mas maganda na mayroong magkukorek talaga. Kasi, sa time ni Abraham, maging man kay, sinaw yung hari na yun, kung walang Diyos na magkukorek sa kanila, ang kasalanan ay talagang magagawa niya. Kahit kay si Brother Branham, inattempt niya talaga na gumawa ng mali, gumawa ng kasalanan. Kung wala ang Diyos na nangungusap sa kanya, sigurado, maninigari niya si Brother Branham ngayon. Manginginom na. Diba? Kung hindi tinatapik yung sinisindihan niya si Galileo, sigurado yung katawan niya polluted na. Diba? Dito, hindi naman natin gagayahin si Brother Branham na mayroong supernatural na magtatapik, magsisindi na ang sigarilyo, ihipan ng anghel. Pero wala ngayon eh. Pagka naisip na, gagawin mo na agad. Ano sa ating ngayon? Ang iba yung anghel ngayon kasi supernatural. May tao talaga na pupunta sa bahay. Kung ikaw nagtatago, anong ginagawa mo? Ngayon, identify natin sarili natin kung alin tayo doon, kung si Sarah tayo o kay Abraham. Di ba? Ayun yun. Yung angel natin, yung tatabi natin, yan, nagre-reflect yan. Kasi kung hindi sila gagamitin ng Panginoon para ikaw ay tapigin na para makayos ka doon sa kasalanan mo, walang mangyayari. Patungo ka sa kasalanan. Ayun lang ako, kung mayroon kayong tanong, itanong nyo na kay, Brother Francis. Minang! May nabanggit ka na, sabi mo, itong angel, sabi mo, i-minimize angel. Ha? Ang ikap itong angel? Sabi mo, i-minimize angel. Sa Revelation 10:1, may angel na sinasabi roon, ang araw dyan si, paningan ni Kristo, Kristo Panion. Yung another angel, one of the seven angels, yun, na nagsusupport doon sa mighty angel. Ha? Hindi naman sinabi na si Gabriel yun, ang mighty angel lang eh. Talagay mighty. Ang mighty. Yun yung mighty nga. Yung Kristo ba niya na dito sa loob ng TV Church, sila yung lumalakad. Yun. Yung tinutukoy dito na another, hindi yan kasing tikas ng mighty angel. Iba yun. Yung sinukuran ni Jan sa Jan,
sa Revelation 22:8-9. Hindi lang ba talaga to? Hindi lang ba sa o ate Seven Hindi ko ano kung sino to angel. Basta angel ito eh. Seven angel yung ano. Hindi ko, ang ano dito ni Barry, one of the seven angel. Yes, and yung seven angel. Hindi, yung lang iba, bago lang yung seven angel. Wala pa si Barry. Hindi, yung seven angel. Tama, ayaw pa rin ni Brother. Kasi, sa 10-1, mapapansin natin kung sasabihin natin part yun ng seven angels. Kim, kumuha ka na lang kayo. Iba siya dun sa, sabi mo, parang part lang siya nung seven angel na umibigos ko. Muna po. Hindi ko. Tawag sa kanya, tawag dun sa ibang angel. Sinasabi ng angel. Tapos, may seven angels. Tapos, binigkas dito, ito another mighty angel. Sabi mo, hindi talaga siya mighty angel. Parang, siya, hawak pa niya yung seven angels na nag-aano ito sa seven messengers. Ibig sabihin, part lang sa nun. Sabi mo kanini, ito yung ano, ito si, yung mighty angel. May another pa, yung mighty angel ito. Ito yung tinatawag natin na Cristo Pani. May binabanggit dyan na another mighty angel, yung another mighty angel dyan, hindi kasintikas ng mighty angel. May mighty angel pa. Oh, hindi na yung mighty angel, ito yung Christopher. Right. Ayun, yung another dyan, another angel na susuporto sa mighty angel na binabanggit dyan. One of the seven angels. So, kung one of the seven angels siya, dapat hindi siya sabihing mighty. Ha? Kasi yung binabanggit sa Bible, may binabanggit lagi niya angel. One of the angels, hindi siya babanggit ng mighty. Ang seven angel ba? Makita natin sa buong ang seven angel, magkaiba ba yung kilos nila o magkaiba ba yung manifestation nila o isa lang? David sabihin, hindi mighty angel. Si isa lang yung mighty angel. Kaya nga, kung mag-another pa siya, dalawa na mighty angel. Oh. Hindi. Diba? Isa lang. Kung one of the seven angels siya, bakit binanggit mighty? Okay, yung mighty angel dito, yung ito na nga, yung Cristo Pani. Yung another, hindi na yung mighty, yung another. Talagay, another mighty. Ay, tanong natin ni Brother Francis sa kanya, ano yung natin yung maya. Kasi yun ang pagkabanggit niya kanina. Angel lang yan, angel lang. Oo, angel lang din. Pero hindi siya mighty. Hindi siya mighty. Yan ang sinabi niya kanina. Yung another dyan, siya yung angel na hindi kagaya ng matikas na ganito kalaki. Si Barbara Omar, ang laki-laki na nandil mo. Ano, mga baba. Pwede ko lang sabihin full mighty yan. Pwede sabihin full mighty yan, tapos hindi siya mighty lang. Hindi natin pwede matahari kung mighty kasi Kristo Pani. Nasaan tayo eh, Kristo Pani. Kristo Pani, yung inotos ni Kristo, no, na ang hill. Full mighty. Oras na ba? Ayun, oras na. Tayo sa 17. At iba siya rin sa okay, mabuti na mapagkita. Pag ang empty, nag-control ng oras, hindi maraming oras ang pinag-target. Siyempre, ako yung mag-oras. Ako kasi nag-resimula sa mga tayo na ating muna. Ang maraming Diyos na ilang Ama, Panginoon, sa oras na ito, Ama, patuloy kami bumutulog sa iyo, Lord, upang kami po ay pagkalooban niyo ng karunungan. Ibaba niyo po ang Spirit of Wisdom and Revelation, mga kaluluyo pa sa amin. So, hindi ito, Lord, inabangan po namin, Panginoon, na aming pumapag-usapan. Lord, ibindigay ko sa aming Panginoon ang iyong salita at magbigay aliw po ito sa aming Panginoon. At naman, may pakita niyo po, Panginoon, kung saan po kami nakatayo, Panginoon. At ano yung mga bagay na ginagawa namin ayon sa kalooban. Purihin ka, Ama. Salamat po sa pagkakataon ito, Lord. And we give you all the praise, Father God. Glory and honor, Lord God, Jesus Christ, in the name of God. Amen. Ang isi-share ko na yung gabi, mga kapatid, ay
tungkol doon sa White Throne Judgment. Alam na ninyo kung ano yung White Throne Judgment, di ba? Ito ay sa dulo ng Church Ages. Sana dulo ng... Dulo ng alin? Alin yung... Pag binuksan natin yung mga kapatid White Throne Judgment, saan natin mababasa? The Book of Revelation, chapter 20, verse 12 up to, or verse 11 up to 15. Buksan natin mga kapatid. Sabi rito, and I saw great white throne heavens. And I saw great white throne in him. And he sat on him was placed in the earth and heaven, for the way there was power of place. So this is verse 12. And I saw the dead, the small and great, and before God, and the books were opened. And another book was opened. Hallelujah. Ito po ang White Throne Judgment. Ito ang dispensation of the Old Testament. Ano mo maliwanag? Ito ang New Testament. Ito sa Seven Churches. Ito ano mo maliwanag? Di makita mo yan. Nagsinert ang White Throne Judgment before Eternal Age. This is Eternal Age. Eternity. That is in it, ang White Throne Judgment, so Revelation chapter 19, verse 11, up to 15. May binabanggit po dyan, the Book of Life. And the Book of these words. Dalawa lang po. Ngayon, ano po yung Book of Life? Ano po yung Book of Deeds? Yung Book of Deeds at saka yung Book of Life, magkaiba po. Sa Book of Revelation, yung Book of Life ay the work of Diyos. It is a work of God. And the books of deeds is the word of men. Word of men. Gawa ng mga tao. Bakit binuksan ng Diyos ang White Throne Judgment at ang sabi in verse 12? And I saw the dead, small and great, stand before God. At sabi rito, and the books were opened. And the books of deeds, the books of deeds were opened. Binuksan ng isinentro ng Diyos ang luklukan. Pinuhay po yung mga patay. Sabi sa verse 11. At itinayo sila sa harapan ng luklukan at wika ng Biblia, binuksan sa kanila, sa mga patay, binuksan sa kanila ang mga aklat. Anong mga aklat yan? Ang nakalagay dyan is Book of the Dead. Very simple lang yan, mga kapatid. Na ang aklat na ito na binuksan sa mga patay ay ang mga gawa ng mga tao. Anong klaseng gawa ng tao? Gawa ng tao sa pagsalungat sa gawa ng Diyos. Yung Book of Life ay gawa ng Diyos, pero yung ginagawa ng tao, sinasalungat nila ito. Amen? So, yung pong nakalagay sa White Throne Judgment, nakakatulan ng mga tao, ay yung mga taong walang ginawa, kundi salungatin kung ano yung gawa ng Diyos. Sabi po sa Biblia, sabi nito, and I saw the dead, the small and great, before God.
and the books were opened, and another book was opened. Yung another book was opened, ito po yung aklat na nasa langit. Sabi ni Lucas, saan ba natin mabasa yan? Luke chapter 10 verse 20. Pakibuksan nyo. Luke chapter 10 verse 20. Bilis na po, dahil baka maubos yung oras natin. Yan ang sabi ng Panginoon. Nung mga disciples, nagpalaya sila naman sa mga spirito, tuwa sila, di ba? Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Huwag kayong matuwa. Dahil ng mga ang sabi ng Panginoon dyan, matuwa kayo kung ang inyong bahala nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang sabi ni Kristo. Hindi ka magagalak sa ginagawa mo. Magalak ka kung ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Mabigat na binitawan ni Jesus Kristo yan. Amen. At ang sabi ng Panginoon sa talata ng Apokalipsis 3, talatang 5, ganito ang sabi ni Kristo. He that overcometh. Ang sino mang mga panagumpay, sabi niya, ay bibihisan ko ng damit na mabuti. At hindi ko aalisin, ay hindi buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ano ibig sabihin niyan? Ano ibig sabihin ng overcomer? Ibig sabihin ng overcomer, may mensahe ng Diyos, masikap ka, sumusunod. May pagtitiis sa mensahe. Hindi tayo nagpapagurpot, hindi tayo nagreklamo, hindi tayo nagwawala, meron kang pagpapakumbaba. Kaya tinawag ka overcomer. Kaya sabi ng Panginoon, kapag overcomer tayo, hindi niya buburahin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Papalad kayo dito na tayo na matagal na sa mensahe. Matagal na tayo sa mensahe, hanggang ngayon, tumitindig ka sa aral ng Panginoon. Amen! Amen! Medyo, ano lang, no? Medyo bold lang tayo sa salita. Kasi kukunti lang tayo dito eh. Hallelujah! Para kung nasa lumipad sa ano mga kapatid, habang nakaupo ko dun, nararamdaman ko yung pinapakita ng Diyos sa akin tungkol sa White Throne Judgment. At pinapakita ng Diyos sa atin na ang mensahe sa panahon natin ngayon, yan ang maglalagay sa pangalan natin sa aklat ng buhay. Hallelujah! Ang mensahe na buong ay maglalagay sa iyo. Ano yung mensahe na buong ngayon? Gawa ng Diyos! Hallelujah! Na kapag nilabanan ng tao, babagsak siya sa Book of Thieves. At tiyak, hahantong siya sa pagtayo sa pag namatay siya. Amen. Hallelujah. So, dalawa lang po yun. Yung Book of Life ay ang gawa ng Diyos. According to Hebrews, simula pa sa umpisa na ang Diyos ay gumawa at nag-usap sa mga propeta. Hebrews 1:1. Diba? Sa Old Testament. Na ang Diyos nag-usap na buhat pa sa time ni Adam. Nagpadala siya ng propeta sa iba't ibang kapanahon ng bago dumating ang Panginoon sa Kristo. Nagsalita siya sa iba't ibang panahon. Nasa iba't ibang panahon, gumagawa ang Diyos! Hallelujah! Pero ang ginawa ng tao, patuloy nilang nilalabanan. Yung mga mensahidor ng Diyos, hindi nila pinaniniwalaan. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon sa Kristo, pumasok ang pitong iglesia ng kapanahunan. Magkamagali. Millennium. Hebrews 1:1, Hebrews 1:2. That in the last days,
God, by His Son, He spoke unto His Son. Yung gawa ng Ama sa lumang tipan ay pinagpatuloy ng anak sa bagong tipan. At sa bagong tipan, yung Book of Life, sabi ng Biblia, nagkaroon ng lungs, Book of Life. Ito po, mga kapatid, sa panahon ng pitong iglesia ng kapanahonan na kung saan ang anak na ang nagsasalita, buhat sa time ni Jesus Christ hanggang sa panahon ng dulo ng tribulation. Sabi sa Hebrews 1:2, ang anak ay nagsasalita. Kaya, kung ang anak ay nagsasalita, ang aklat na yon na buhay ay meron ng lambs. Ibig sabihin, may blood, may sacrificial lamb. Hallelujah. At yung sacrificial lamb na yun, mga kapatid, inilagay niya sa pitong iglesia ng kapanahonan na ang bawat sasampalataya sa gawa ng Diyos ay magbubuan siya ng dugo ni Kristo. Hallelujah. At ang sabi, mga kapatid, hindi mabubura ang inyong pangalan, ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah. May pangako si Kristo, sabi niya, kapag nasa atin ang dugo ngayon ni Kristo. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi kayo mawawala sa kamay ng aking Ama. Pangako yun. Hallelujah. Praise God. Revelation chapter 21, verse 6. And He said unto me, it is done, sabi ni Jesus. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is the thirst of the fountain of water of life freely. Kaya dun sa mga nagumpay, mga kapatid, sa kanilang buhay, ang salita ng Diyos ay nagmimisto lang tubig. Amen? Na kapag ito'y nasa inyo, mga kapatid, bubukalan ka ng tubig. Meron kang enjoyment. Hindi ka maiinit. Amen? Pag binubukalan ka ba ng tubig, maiinit ka? Hindi. Yan ang sabi ni Kristo sa verse 6. Gagawin kitang parang bukal ng tubig. Amen? In verse 21 or 27, 21, 27, pakibasa lang sino ang pwede mong kasama. And there shall be the white and the red, and there will not be any more of the living, or the dead, but they which are living in the land of Moses. Ayun. Sabi sa verse 27, and there shall in no wise enter into it anything that defile neither whatsoever work in abomination or make it a lie, but they which are written in the Lamb's Book of Life. Hallelujah. Kapag ikaw pala ay nasa loob ng Lamb's Book of Life, hindi pwede yung abomination. Hindi pwede sinungaling. Anong sinungaling yan? Sinungaling yan sa katotohanan, sa salitang pinagkakaisahan natin. Hindi tayo sinungaling sa gawa ng Diyos. Amen? Nagpapatotoo tayo kung ano yung ginagawa ng Diyos. Yun yung Book of Life. Yun yung Word of God. Paano tayo magiging sinungaling? At kalilabanan natin ang gawa ng Diyos. Amen? Pag tinabanan mo ang gawa ng Diyos sa panahon mo, sinungaling ka. Sinungaling tayo. Pero lahat tayo dito naniniwala sa gawa ng Diyos. Amen? We believe that the work of God. Kapag tayo'y naniwala sa gawa ng Diyos, ang pangalan mo, ilalagay sa Book of Life. At hindi niya buburahin yan. Praise God. Ano ba yung muling binasa ko? 21-27. Sabi niya, whatsoever work in abomination or make it a lie, sabi niya, will defile it. Sabi niya, no wise enter him. It's okay. Anything that you find it. Hallelujah. Pangako pala ng Panginoon yan, mga kapatid. Na
kapag tayo ay nasa Book of Life, nasa gawain ng Panginoong Diyos, hindi ka pala makapagsisimbalin. Hindi ka parang espiritong patalong-talong katulad ng palakas. Walang paninindigo mo. Amen? Sino ba naninindigan dito mga kapatid? Sino naninindigan? Hallelujah. At tayo naninindigan. Whether tanggapin nila hindi, ang mensahe ng hukom. The message of this hukom is the Word of God. Hallelujah. Yung limang kategoryang nakalatag dito mga kapatid, yung limang yun, isinaboy ng Diyos. From Berean to doctrine to LCM to PTA, PTA to progressive, inalat ng Diyos yan. Yun yung gawa ng Diyos. Hallelujah. Na kapag hindi nilakaran ng tao ngayon, kaya at misa na may misunderstood nila tayo. Hindi baling ma-misunderstood nila tayo. Basta sasabihin natin kung ano yun. Hallelujah! Amen? Sabi ni Paul last verse. 1 Corinthians 15. Pero bago ko basahin yan mga kapatid, didiin ako sa inyo dahil wala ng oras. Nag-isip ng Diyos ang white throne judgment. Dalawang aklat ang binanggit. When the dead pinuhay lahat yung mga patay from time of Adam hanggang sa time ng seven church ages hanggang sa time ng millennium, lahat ng mga taong namatay na ang kanilang mga gawa ay ang paglaban sa gawa ng Diyos, which is the Book of Life. Their names were pulled out in the Book of Life. Tatanggalin sila sa Diyos. Mawawalan sila ng bahagi sa Diyos. Lahat ng dead from time of Adam until the end of the millennium. Sabi ng Revelation chapter 20, verse 12. Okay. Kaya sabi ko kanina, yung overcomer, may mensahe tayo ngayon at ito ang pinakahuling mensahe at the time ngayon na inaabangan natin before the rapture will take place. Hallelujah. Tayo tumatayo dito. Hindi natin sinasabing perfect na tayo lahat. Hindi natin sinasabing gawa natin lahat. At least nagsisimula tayo. At least lumalakad tayo mga kapatid sa mensahe ng hukom. Now, ano ang sabi ni Pablo bilang unang mensahe daw ng iglesia ng Ebeso? Ang sabi niya ganito. Sa 1 Corinthians chapter 15, Tagalog, Sister Geraldine, 51. Ngayon, at ang sabi ni Apostol Pablo sa first one, ang sabi na narinig natin sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay inyong kayuhan. Amen? Hallelujah. Kailangan po natin panindigan. Kasi ngayon pa lang sabi ng Biblia, the judgment became at the house of God. Hahatulan ka ng Diyos ngayon pa lang kung naninindigan ka. Kung hindi ka naninindigan, nakaukit na ang gawa ng paglaban sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, say praise the Lord. Praise the Lord. Wala na oras. Wala kayong tanong. Meron ba? 5 minutes. Bakit? Lamb's Book of Life? Oh. Ang Lamb's Book of Life, narito po. Mula sa panahon ni Jesus Christ at saka sa dulo ng tribulation,
dyan nakalagay ang lamps sa book of life. But covered ito from the time of the millennium, from time of Jesus Christ, doon sa until before the judgment seat of Christ, judgment, why don't judgment? Yung lamps book of life ay covered, tatagos pa rin hanggang Old Testament. Pero, ang beneficiaries ng dugo ni Kristo ay sa pitong iglesia na lang. Ibig sabihin ito, yung mga Old Testament righteous na overpin sila ng dugo ni Kristo. Yung Old Testament na over ng dugo ni Kristo. At yung mga millennial citizen ay na-over din sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kalagay doon, hindi sila bubuhayin sa aklat ng buhay. Ano na? Hindi ba sila bubuhayin sa Book of Life? 3:5-5. Kung sino makapanagumpay, I will not last out. I will not last out. Winning the Book of Life. Kailan yan? Parahon natin. 13 years. Yes. Ano yung Book of Life? Hindi ko na. What's your say this? Dati ka natulat. Book of Life, last Book of Life. Natulat? Kailan? Sino yung? Sa 3:5. Sabi ko nga kanina, ano ba yung Book of Life? Gawa ng Diyos. Okay? Ano yung books of the gawa ng tao? Ano yung gawa ng tao? Yung paglaban sa gawa ng Diyos. Amen. Tama? Tama, naiintindihan ko na. Hindi ko rin. Ulitin ko, yung Book of the yung mga patay ito, bakit sila binuhay pa? Binuhay sila ng Diyos kasi ipapakita ng Diyos kung ano yung paglaban nila sa gawain ng Diyos. Kaya doon sa 3:5 at Revelation, at sino bang managumpay, saan ka mananagumpay? Sa yung mura ng Diyos. Hindi mo nilalabanan. Kaya yung overcomer. At ibig sabihin, sa porsyento ng, kaya sabi ko kanina, kung gano'n ka nakatagal sa Panginoon, hallelujah, sa mensahe nito, kung gano'n ka nakatagal, ngayon, gano'ng katatagal sa Panginoon? Ikaw ay naging masunod kahit nasa Trinitarian ko pa, tumating ka sa Pentecostal, nakarating ka sa mensahe. Bale mo magdugtong siya. Yung gawain ng Diyos, hindi mo nilalabanan. Sinusundan mo siya. Nagsimula ka sa mababaw, lumalim ka ng malalim, malalim ka, hindi mo nilalabanan. Ang salita ng Diyos, gawa ng Diyos. Ay, na, brother. Ha? Oh, wala na, tanong. Brother Jenny, sino? Tanong sa ako, kung malapin ka. Take care of you. Take care of you. Exodus 32:32. Pasok mo sila sa likod ng Diyos, sila mawala sa Book of Life. Kasi yung likod ng Diyos, ang dadala ng gawa ng Diyos yun. May dalang mensahe yun. At yung mensahe na dadali ng likod ng Diyos, yun ang gawain ng Diyos. Yung sasabihin niya, yun ang gawain ng Diyos. Yung din yung susundan ng mga susunod sa kanya. Gagawin din yun. Hindi sila malaliklat doon sa kanya. Kasi pinapakita ang Book of Life, ano? Ito yung pagsasarili ng tao. Yan yung paglaban ng tao sa pamamagitan ng pagsasarili niya sa gawain ng Diyos. Kaya sabi ko kanina umasa, binabana ng Diyos ang kaalaman eh. The spirit of wisdom and spirit of revelation, binabana at igyan niya eh. Ibinababana ng Diyos yung bawat panahon eh. Pero ang gusto pa rin ng tao, gustong nakaran at saka gustong gawin. Yung gawa niya, sarili ng tao. Yung gawa ng sarili ng tao, yun yung paglaban doon sa Diyos eh. Amen. Maliwanag yun, nakapakit. So, ito yung sinayin ko sa inyo mga kapatid. Nasagsagan ba kayo kung ano yung vital ng judgment? Amen. Naging maliwanag ba yung books? Amen. Yung Book of Life? Amen. Saka yung Book of Morbid? Pero dahil dyan, binibigay ko na po kay Brother Jerry. Sir, halapakan natin ang Panginoon. Alam mo, kung hindi binuksan yung Brother Jesus to, hindi makikintal. So, nag-i-share ako. Meron po kay Brother Francis sa live. Oh, okay.
Gusto ko magtingin. Kasi siyempre, basic yung time. Ang alam ko dati sa Book of Life, ganito. Yung Book of Life, ay kakaiba sa lang Book of Life. Hindi siya siya baka. Ah. Ito naman Book of Life. Ito sinasabi ni Brother Nico, ito yun. Yung Book of Seed, ang nating alam sa end time ganito, ito ay hapon kasi ang Book of Seed for Revelation 20, ano siya? Para sa mga head-head. Halimbawa, yung Muslim, yung mga Hindu, yung mga mangyan, yung mga Gentile. Ang paliwanag ng end time, ito ang alam ko. Pero tingnan niyo si Jeffrey Brother dito. Ito diretso. Yung Book of Life, ito sabi ni Brother Martin, ang alok ng Diyos. Kaya tingnan niyo, may nabumura at may hindi binumura. Ito ang sinasabi ni Brother dito ngayon, bilang inwarding lang niya, sinasabi niya na, yung pagsalangsang. Ano ang reaksyon mo rin sa alok ng Diyos? JP! Pero sa basic end time, ang alam ko dati ha, kaya tinanong ko sa man, ang Book of Deeds ay hato doon sa because of work. Yung law in your hearts, kung anong kinultra mo. Yan. Ito naman lang sa Book of Life, ito yung final sa alam ko temporal. Parang sa, ha? Ito temporal, ito yung final. Kasi ako kapatid ng ano. Gusto ko kayong ano, nag-share kami nito before. May kunipon ko, wala ko Pastor Roldan, tapos tungkol sa sino nakakaintindi ng Genesis. Matatanong muna ako, at least. Sino nakakaintindi ng Genesis 1:1 and 2 hanggang Genesis chapter 1 and 2 noong kay Brother Gan? Regarding sa Let Us Make Man. Meron nung ano, yung yes, parang yan. Yung scribe. Ang ganda nung inaano, pero ito, hindi ma-direction ni Brother Gan. Ay, brothers. Tapos, alam mo, nabasa ko na to, tapos binasa ko ulit kaninang umaga, kahapon, yung sa araw ko nabasa. Punong-puno si Brother Gan ng ano rito, pero hindi niya ma-direction yung sharing natin. Gaya nito, bigyan ko kayo ng, ano, Amos, wala. Binabanggit niya rito yung tao kasi dito kahit kay Gan at kay Jackson yung Let Us Make Man yung sa unang dispensation spirit being is Adam and Eve. Tapos, ang sabi ni Brother Gan at si Jackson, nung ginawa ang Genesis 2:7, ito ang Genesis 1:26. Ang kanyang rason, God is a spirit, John 4:24, that's why si Eva at si Adam, ang unang creation nila is a spirit being. Ngayon, as a spirit being, they have the consciousness while they are sila ang may dominion over the animal kingdom. Pero sila ay spirit being. Isa sa ating question ko to kay Brother Jackson. Ngayon, ang paliwanag niya, so meaning to say, ito, hindi ko malimutan to, ano kami ni Pastor Roldan dito eh. Sa unang creation, mayroon ng mga hayop, si Eva at si Adan wala pa, pero si Eva at si Adan ay parang espiritong may consciousness na magkakapit kamay habang may dominion sila doon sa mga
prehistoric animal or animal kingdom. Isang malaking tanong sa akin yan before. Hanggang sa nagka-sharing kami ni Brother Ganjan. So, hindi ako makapayag doon sa ganong sitwasyon. Habang nagsisim si Brother Francis, no? Hindi. At saka prehistoric descendant. Naalala niyo yan? So, makinig lang kayo, makinig lang. Tape. Scribe yun lang na scribe. May ipon siya. Ngayon, ang paliwanag ni Brother Gan at si Jackson, siyempre si Jackson, siya ang pinagkunan ni Gan dito. Isinilid ngayon, at kahit kay Brother Amos, patayin niyo lang lahat yung kanyang genesis. Mabubuo niyo siya. Kaya sabi ni Brother Amos, when objective muna ito bago ako mag-share sa akin, nung lalangin ng tao at tinanggal, may consciousness na dati pa sa spirit world, sa prehistoric time, si Eva said, and that's why sabi ni Brother Amos, one of his evidence is this, parang ganun kay Brother Nonoy, nakarianisin. Noong lumabas na sa tadyan ni Adan si Eva, this is my bone of my bone and flesh of my flesh, because sabi ni Amos, kung wala siyang consciousness doon sa unang panahon, hindi niya sasabihin, this is my bone of my bone. Paggising niya at pinatulog siya, at pagtulog niya at paggising niya, nakita na niya ang kanyang asawa. So sabi niya, may consciousness. So ito ngayon ang isang naging, ano ko, parang hindi ko masagot yung una, pero... Okay. Okay, sige. Ngayon ganito. Ito na yung ano, sa Genesis 2:7, ang nakita ko rito ito. Dapat naman ako ng religyo. Ako ay hindi naniniwala na spirit being sila. Mayroon talagang tao sa animal kingdom. Tingnan nyo ang Genesis 1:26. On the 5th day and 6th day, may ginawang beast. At ito, yung lahi ni Lilith. Yan ang... bago si Adan. Si Adan. Ito na yung recreate. May tao na walang ang tao dito yung bumusapin. Ito, tingnan mo, may litraso pa si Brother Gan, eh. May homo sapien, no? Ito yung unang tao ng Genesis 1:26. Without homo iosius. Tapos nag-create siya, na may homo iosius, with this idol na tinuan siya na. Si Lilith. Eba na to. Eba na. Lumen 2:7. Ito na yung 2:7. Pre 1:26, ang prehistoric ka 1:26 ito. Sinuha ng Diyos, sinadya ng Diyos, na ipasok itong si Serpente para matira sa iba, para lumabas yung, para lumabas yung tunay na Genesis 1:26. Sa akin ay sige rin na lang. Yana! Manang! Madaling nga lang kasi Marnay Shishers. Maka kami sa iyo. Yung talong kanina ang pinan, talong ko din yun. Sabi sa Revelation 10:1, yung another mighty angel, pwede ba yun pag hiwalayin yung pag sinabi natin another, another lang, yung mighty angel, yun lang yung ano natin. Kasi pag tuloy-tuloy natin, another mighty angel, kani bagong another mighty angel din yung... Okay. Yung another ay dahil sa chapter 9, may binanggit na angel. Sa chapter 9, last verse, puro angel ang pinag-uusapan eh. So pag sabing another, hindi yung mighty, hindi yung angel. Another angel. Pero mighty siya. Okay? Yan ang ibig sabihin ng another. Hindi mighty angel. Oo, pero ang pag-unawan ni Marmadrilla, dating may mighty angel, dating may mighty angel. Hindi yun. Hindi. Di ba may mighty angel na nakatayo? Sabi mo nga yung Kristo kanina.
Ngayon, yung another na tinatawag doon ay hindi na siya mighty angel. Hindi. Angel na lang siya, hindi na siya. Anong person another? So I saw another mighty angel from 2011, di ba? Pero lalabas na sabi ko nga, yung another mighty angel versus is yung another improving angel, hindi yung mighty. Okay? Kasi sa Bible, maraming another. Halimbawa, pakita ko sa Bible nila. We saw his star in the east. Nasaan ang star? Nasa east? Ito, okay. Sinong nasa east? Sila. Pero, pwede mo pagbasa, pwede mo interpretin yung star nasa east. Kasi, kapag kasulat lang ng Old King James ay nahuhuli. Okay? Dalaw na wala yung pati. Okay. Para naman. Kaya sabi na. Sabi natin yung mighty. Nakalagay mighty. Another mighty. Hindi ba mighty? Mighty. Hindi ko sabi hindi mighty. Sabi ko, tinutukoy na another doon, yung angel. Pero mighty. Ito, another mighty. So, to paraphrase ko, I saw another angel na mighty. Parang sabi niya, white man, we saw his star in the east. The star in the east. Yung star ka nasa east? Hindi, nasa west. Sila nasa east. Pumunta silang west. Tignan niya yung mapa niya nito. Kaya nakunawain niya mabuti yung pagkakasulat. Hindi porke. Dalawa pwede niya another eh. Hello? May isa pang mighty angel. Another mighty angel. Pwede niya ito gawin another. Pwede niya ito gawin another. So, itama natin, unawa natin. Iisa lang yung mighty angel. Hindi dalawa. Okay? Sige. Okay, ito na. Walang tanong ko, brother. Diba yung philosopher binagsak sa lupa? Saka lang natira yung... Binagsak si Lucifer. Binagsak si Lucifer, saka nagkaroon ng survival for the fittest at kainan na sila. Pero bakit yung mga hayop, nakadesenyo sa kanila yung protection nila sa sarili nila? Kasi hindi yan sa overnight na patayan. Yan ay millions of years na patayan. So, makinig ka, part of God's creation is adaptation sa evolution. So, huwag lang tayo na source, tingnan na yung mga tao, yung mga hayop na yun. They're designed to kill. Tingbihan ni Kawa. Nilalok dati, nagpara nininom. Ngayon, dugo. So, nagkaroon sila ng karayon. Ha? Doon na nila. Nade-develop yan. Pero yung dati sa Panginoon, gano'n na ba sila, hindi? Hindi. Nagbabago nga eh. Nagbabago ang creation. Yan yung disenyo ng Diyos. Yan ang Genesis. Pinagmulan. Ang pinagmulan niya, nagbabago. Okay? Dapat lang dito, Barso. Ano lang? Mighty angel? Oo, salang. Si, ano, nababago sa ano, na para nag-represent sa church gate, so maliging angel mo, si Gabriel, at natin po sa angel ito ang Panginoon, ang mighty angel mo, si Miguel. Ito na ang mighty angel. Bakit yung government at ni... Kasi diwaga ng Diyos ang church age. Sa pahayag ng Diyos, meron lang isang last day. So, diwaga ng Diyos na may paralelism. Na may 7-year tribulation period at 7 church ages. Diwaga ng Diyos na may dealing siya sa Gentile. Bukod sa Hudyo. Bukod, hindi sa May. Bukod sa Hudyo. Hiwaga yun. So, hiwaga rin na si Gabriel na gamit. Bukod kay Miguel. Okay? Kung hiwaga, ano ba? Sige ko kasi, parang silang mighty angel. Pero yung isa, hindi ganito. So, hunting pa kasi kayo sa chambers. Okay? Brother Joseph, di ka lumapit, ha? Lumapit ka. Send camera. Lumpos niya oras. Pause.
Oo, nahihiya ka pa sa YouTube. Mabay ko pa sa lahat ng mga... Anong ko lang sa iyo, Radyo? Paano po ba... Mike, balik pa siya. Good question. Yan ang lalakang ko. Sino pa? Lana. Dali, nakapagtanong ka na. Isang na lang. Magaling nyo ba? Hindi mo pa parami. 144,000. O yung remnant na Hudyo, o hindi pala 144,000. Remnant Jew, o yung ship. Right? Tawag ko dyan, Revelation 12:1. And remnant of the sea. Half ship. Sabi ni Brother Nam, sa ako ng tatap, bakit walang lightning si Lucifer, at ikaw sila ng meron? Lightning? Sabi ni Brother Nam, lightning. Hindi pa na pa yung part na yan, ha? Siguro, wala makikong sabi. Walang lightning, baka corona. Lapit ka. Lapit ka rito! Yung ano, lapit ka rito. Okay. Sabi ni Verbanam kasi sa unang lapak, hindi kayang gayain ni Lucifer yung lightning ng Diyos. Kasi ang Antikristo, meron siyang thunder, meron pa lightning. Ngayon si Lucifer, may thunder siya pero walang lightning. Hindi ko nabasa yung part niyo. Pakita niyo sa akin. Pero pwede natin dito. Sabi mo kanina, okay. Ready. Grande. Oh, yan. Ready. Oh, duman. Parang ano ako ready. Sige. Sige dyan. Wala ako pinili. Ako conscious. Lalo ako pinili. Nawawala sila eh. Sige. Takat. Sabi mo dati, di ko makakalimutan, na yung 144,000 nag-represent a servant doon sa Milling Time. Yung 144,000 ba, hindi ba siya pwede maging bride? Hindi po larawan lang nung naiwan na bride. Naiwan na bride yung Polish Virgin na nag-wise up. So may mamamatay na Polish Virgin na nag-wise up. Na hilera nila yung 144,000. So, kauri nila. Yan na. Pa magdadala. Maging bride sila after tribulation. Bakit after? Kasi doon na nga. Kapukong okay. Si sa labasan ko. Okay. Ito ang matag ko. Buksan niyo sa 1 Peter. Sa Sir 4. Hanapin niyo. Your judgment begins at the house of God. Sige, posisyon, singil sa anak. Singilin ang anak. Tinanong ko kanina, paano ba tayo sa linen? Sa transparent ba sa buko ng buko't lahat sa buhay ng tao? Alam mo paano tayo dito sa kongregasyon yung may na-expose na kasalanan ng tao? Ganun eh. Okay. Next, tingnan nyo. Sa verse 17, if judgment begins at us, how much more dun sa hindi pa? Alam mo, ibig sabihin, judgment begins at the house of God. Ngayon pa lang, magpahukom na kayo. Ngayon, lahat ng Kristiyano, magpahukom na. Alam nyo bakit? Kung baga sa batas, criminal ka, tumakas ka, sumurrender ka. At tutulungan ka ng lawyer ng batas, makabalik siya. Yan ang amnesty. Unawain niyo yung amnesty. Pag sumuko kayo ngayon, bibigyan nyo yung amnesty. Pag pinalipas kayo yung amnesty period, wala kang amnesty. Tutubisin ka ang pagkamatayan. Unawain niyo to. Hindi na pinag-usapan gobyerno. Pinag-usapan kayo. Lumapit na ba kayo kay Kristo? Sa mga pornagin, madalas tawagin yung panawagan lumapit kay Kristo. Pero, paano yung paliwanag na ito? Ano ang kapalit ng paglapit mo kay Kristo? Mula nang nag-born again, ako mula nang lumapit, ako talagang nag-gawin ng wintang buhay ko. Sabihin ko sa inyo, bakit? Eh. Marami kang utang at tinutulungan ka ng Diyos bayaran, maaga pa.
Ang paliwanag, ang maling paliwanag is TY lang. Kunin mo yung kasalanan mo, TY lang. Hindi kapalit. Take my yoke upon thee. For my yoke is easy and my burden is light. Palitan tayo. Hindi mo kaya bayaran ng bulto, i-amortization ko. Bibilhin ko yung utang mo, pero bayaran mo sa akin ng unti-unti, ng hulugan. Pare, ang utang mo, 1,000,000. Kailangan bayaran mo na ngayon kung ipatay ka. Kung kunin ko yung utang na yan, at ako na lang bayaran mo. Pero hindi ko nisingin ang hersya o isang hulugan. Bayaran mo ko piso-piso, araw-araw. Bagaan na, di ba? Naintindihan niya. So, ganun ang hukong ministry. Ganun yung judgment begin sa the house of God. Kung lalapit ka kay Kristo at wala kang gagawin, wala kang responsibilidad, wala kang hirap, wala kang ano, wala kang gagawin, wala kang utang na babayaran, bakit pa nakasulat yung talata, judgment begin sa the house of God? Dahil ba, pag nag-Kristiyano ka na, magkakasala ka ulit? Totoo yun, pero hindi yan ang topic. Ang topic kaya, judgment begins at the house of God. Nakita niyo sa lata? Judgment begins at the house of God. Ano sa Tagalog? Paghapon o paghukong? Paghukong. Kaya iyan ang pananalita. Hindi yung bago mong kasalanan, kundi nakalipas yung kasalanan. May upang kang babayaran. At Diyos ang a-arrange na mabayaran mo yan. Sinabi nga si Saulo, naging Pablo, marami siyang pinarsigit pero maghihirap siya para sa pangalan mo. Nakita mo yung kabayaran niya? Sa turo ni Isham Newton, may divine principle. Kung ano yung inutang siya, kabayaran. May biblical din naman yan eh. Inalimbawa ni si Saulo, inutang si Esteban, binayaran ni Saulo. Punta tayo sa buhay natin. Sabi po sa isang talata, sa ikalawang Korinto 5 yata eh, everything that you do did, every idle word, hindi makakalusot sa Diyos. Galatians 5, do not be deceived, God is not mocked. Whatsoever a person soweth, that he shall also reap. Ano mang iyong tinanim, yan mo aanihin. Ang kaibahan na lumapit ka sa Diyos, tutulungan ka pa rin yan. Pero, unawain niyo to. Ito yung minahal natin ngayon, okay? Unawain niyo to. Paano kung magpatagal-tagal ka pa, magpabanding-banding ka pa, magpahintay-hintay ka pa, magliban-liban ka pa. Matutulungan ka pa ba ng Diyos? Yes or no? Sagot, yes or no? Yes, taas kamay? No. No, taas kamay? Yung ibang ayaw sumagot? Let, yes, taas kamay. No, taas kamay. Sagot. Kaya ka patulungan ng Diyos. Kaso, huwag mo isipin, patulungan ka ng Diyos. Yung mga problema dahil sa katigasan ng ulo mo, biglang mawawala. Mas tumagal ka bago magpahukom, mas mahirap, mas titindi ang kabigatan mo. Hindi naman kabigatan talaga bigyan ng Diyos, bigay gawa mo yun eh. Dahil ayaw mo sumunod. So, itong judgment bigit sa the house of God. Itong talata na ito, ngayong gabi, may nangliwanagan ako dito. Habang maaga lumapit ka na. Naintindihan niyo yung sabihin ito? Basahin yung talata, nakasunod ng 17, 18, 19. Nakakatakot yung mga hindi nahukuman ngayon. Saan pa sila pupulutin? Kumbaga, yan ang ibig sabihin. Kung ikaw na nga, ito, pakihanan itong talata, scarcely retained. Ano talata yan? Ano talata ito? 18? Scarcely. Ano yung sinasabi ng scarcely? Kunti-kuntigan ka ng isip pa. Makaligtas. Oo, para bang, kumbaga sa 20, kapapakot na, bigla na sumara. Mangani-ngani, o.
Kung baka sa aeroplano, last minute na, sarado na yung terminal. Oh. Last minute, oo. Oh. Kung baka doon sa, ano, lupain ng 2012, bumagsak na, saka doon pa na yung plano. Ibig sabihin, muntik-muntikan ng hindi maligtas. Hawig din yan sa Matthew 24:24. If possible, to deceive the very elect. Muntik-muntikan na rin mag-deceive ang very elect. Sila matagumpay kayo na. Difficulty. Oh, difficulty. Eto, sabi dyan sa 18 yan, 18. If the righteous justice be saved, how much more? How much more for them? That?